nakita nyo, nangunguna. Kami, eto, magkasama ni Ate Yumi, tandem, pareho naka-vlog. So, pupunta kami ngayon sa, ano, eye check-up or EO, gano'n, sa mga mata. Mapacheck ko yung mata nila. Kung maayos pa yung mga mata nila, tapos pagagawa natin sila ng, ano ba yun? Ng salamin sa mata. Kasi nga, di ba, lagi nakatingin sa cellphone, sa laptop, so baka masira na ang mga mata nila. Ay, mag-ama. Ayun, nakapantalon na si Kuya Josh, oh. Binatog. Ayan o. EO. Baby? Na name mo po. Patient. Matuto na kayo. Lagi na lang ako nagsusulat niyan. Name mo. Tapos address. Lagay mo na lang Nubaliches QC. Matas yung number ni mami, lagay mo. So, ito yung mga salamin, guys, so pwede nyo pagpilian. Ang pinakamura na sa 900 plus, 1,000 plus, 1,500. Tapos, yung mahal nila na sa mga 4,000 and up, may mga 10,000, 7,000, 8,000, 15,000 kasi mga branded siya. Okay, sa'yo. Mukha kang genius. Pwede ka naman genius. Tingin nyo, may? Ay, nagsusukat-sukat sila. Tingin nga yung feeling niya mas okay yan. Ito na yung mga pinagsusukat nila sa lamin. Yung frame na sa 2,500 plus. Tapos, wala siyang sumabay pa yung sound. Okay. Okay, bili ko pa siya ng ganito, guys. Daka kami unique. Kasi ang lamig niya yan, eh. Pwede mami pala. Parang hindi na siya sa jacket. Why? Hihirap nun. So, mamaya, mag-mark. Dati Yumi, ayun, busy siya. Busy siya pumili. Okay na ito mami sa kanila. Oo. Nganap ako ibang block, eh. Pero more on puro circle-circle yung iba. Last time kasi mami dito sa M studio, yung hinahanap, no, meron kami niyan, ma'am. At ito kasi pinakamalaki namin. Ay, may pagka-gold kasi ang gusto niya, pink rose. At tingnan mo lang. Maliit ito, sobra. Okay naman eh, maliit naman mukha mo. Kasi Kuya Joss, ina-assess na siya, chine-check dyan sa machine kung malinaw pa ba mata niya, may diferensya, or kailangan ng graduhan. Tapos dito, pupunta kayo dito sa isang room na susukatin yung mata nyo, i-check, pababasahin niya kayo. Ayan, si Ate Yumi, ina-assess na din siya ni doktora. Free lang naman yan, wala naman bayad yan, guys. So, doon sa room kanina, pababasahin tayo kung nababasa mo pa ba siya. Hindi mo na kayang tingnan. Ayan o, ayan si Kuya Josh. Medyo nagkakaproblema na siya dyan. Pag pinakanti isang mata, malabo. Nakapasin ba yung letters dito sa mga? Ayan, nasukatan na si Ate Yumi, lalagyan na siya ng grado. Ayan, parang ano muna, pansamantala, itatry niyang i-walk, itingin sa ibaba kung malulula ba siya or magdodoble yung tingin niya bago talaga gawin yung pinakasalamin niya. So, ipapatest muna sa inyo yan ni doktora. Daddy Ariel naman ngayon. Ako tapos na, guys. Wala naman. Nasa 25 lang yung grado ko. Pero okay pa. Iba nagsisiro. Si Joshua, dadalhin pa namin sa sa mata. Kasi hindi sila magkaintindihan dito. May sinasabi siya.
1 hour later. Many hours later. Boksingero na. Ano na mi? Ano na po yan? Tama ng mojito. Tama ng mojito? Tama ang ate niya. Ayan yung mga bagets, guys. Na-miss nyo sila? Na-miss nyo ang vlog, Nathan? Apo, Chloe. Nag-ice cream si Ate Chloe. Tapos may fries kami pasalubong. May fries din, syempre, si Ate Chloe. Basta kung anong binili ko dito, meron din siya. So, ayan. Fries, merienda. Si Daddy. Ayun, relax. Si Kuya Josh. Ayan. Uy, guys, may kwento pala ako sa inyo. So, hindi ako masyadong makapag-tok-tok kanina doon sa labas. Ang daming part ng vlog ko na wala masyadong tok-tok kasi makaka-copyright tayo. So ngayon, ayan, nakita nyo, may suot si Mami Yukin yung salamin. Mula nung naging online seller, ang taas talaga, guys, ng ilaw. Excuse me, sa pagpipicture ng mga paninda, yung maalaas ko, ganun. Pag matagal, sumasakit talaga yung mata ko, gawa nung ilaw. Tapos nung pinasok ko naman yung live selling, ayun din, pag matagal ako nakatingin sa cellphone at may ilaw, kahit babaan mo konti, half, or taasan mo, tsaka yung mga ilaw na ginagamit mo, basta pag na-expose ka sa matagal, sumasakit yung mata ko. So, kailangan ko ng ganito. Meron ako isang ganito, pero yung violet, tapos iba yung frame niya. Tapos, di ba nga, nagka-vertigo si Mami Yuki nyo. So, ang suggest sa akin ng doktor, kahit ba daw wala akong sa mata ko, issue, hindi pa rin daw ako nakakasiguro na okay pa yung mga mata ko kung may grado na or ano na, blah blah blah. So magpa-check ako. So nagpa-check ako. So far, last check ko 6 years ago, 7 years ago, okay pa ang mga mata ko. No grado. Ngayon nagpa-check ako uli, okay pa rin. Anak, paano ba 25? 20? Ano ba? Yung grado ng mata ko? Paano 2020 o 2025? Ganun lang yung mata ko. In short, wala pang kailangan, hindi pa kailangan mag-grado yung mata ko. Okay na okay. Tapos tinest din ako sa pagbabasa. Lahat na babasa ko, ultimong maliit na babasa ko talaga. Kahit naman hindi pa ako nagpapacheck, kahit sa malayo nakikita ko na babasa ko, clear na clear pa yung mata ko. So iniinda ko lang talaga, pag napagod yung mata ko sa pagpipicture ng paninda, or matagal ako nakatingin sa cellphone, dahil nga sa business sa cellphone, ganyan. Nasa cellphone madalas nakatingin, or pag-e-edit ng vlog, pagba-vlog, ganyan, yung pagtingin ko sa camera, may ilaw yan ang nabibigay na nakaka-irritate ng mata. Hindi siya komportable. Siguro yung blue light niya, ganun. So ngayon, nagpa-check na din ako. Niya na lang din ako na hindi bumili kasi dalawang anak, lahat kami nagpa-check, pati si Daddy Ariel, pero check ko. Si Daddy Ariel, 25, tapos yung kabila niya, 75. So, nagkakaroon na daw ng stigmatism, anak? Stigmatism. 50, 25, gano'n. Parang nagsisimula na daw, pero hindi pa naman daw kailangan. So, siguro baka pagod ang mata ni Daddy Ariel. Tingin ko, kasi maaga siya nagising, tapos panay din ang cellphone niya. Tingin ng cellphone, kasi nga, nasa tracking business si Daddy Ariel. So, more on po cellphone ang kaharap niya. So, maaari. Kaya pagod ang mata ni Daddy Ariel. Kasi kami, talaga natulog kami. Pag gising, no gadget, hindi kami nagpagod sa gadget. Wala talaga, hindi kami relax na relax yung mata bago nagpatingin. So, yun po ang kailangan. Kung sa mall kayo magpapatingin, mga gumagawa ng mga salamin doon, mga eye shop, matulog kayo ng kumpleto, 8 to 9 hours.
pupunta kayo doon, na-relax yung mata nyo, hindi pagod sa panonood, or babad yung mata nyo sa mga gadgets, okay? So yun, libre naman po magpatingin ng mata. So, nasa inyo na yun kung kailangan nyo bumili or what. Basta ako, bumili lang ako ng bago kong salamin. Kasi nga, mag-live selling ako, gusto ko. Ibang aura naman ang dating nung salamin ko. Si Ate Yumi, ang kwento kay Ate Yumi. Ayan. So nalobat tayo guys. Bago pala si Ate Yumi, ngayon na may suot akong salamin, anti-radiation, pang-protection, basta all gadgets, cellphone niya, camera or TV, ganyan. Nagbibigay siya ng comfort sa mata mo. So kahit ngayon malakas ang ilaw o yung ilaw dyan or sa cellphone ko, itodo ko siya. Nagbablock siya. Parang nagiging warm yung tone niya, ganun. Basta nare-relax yung mata ko. Hindi siya masakit ngayon. Kanina sumasakit nung wala akong suot. Ngayon may suot ako, komportable yung mata ko. Pero hindi porket na may ganito ka, eh talaga magwagas-wagas ka, no? Magtutok sa mga gadgets mo. Wala pa rin silbi. So, sabi ng doktor, ipahinga, i-relax yung mata. Pag medyo matagal, 2 hours. Ayan, i-relax mo muna yung mata mo. Tumingin ka sa malayo para ma-relax siya, ganyan. So, yun yung payo ng doktor. So, nagkakadiferensya ang mga mata ng tao, gawa ng lifestyle natin, mga gadgets. Ayan, ngayong generation ng mga bata. Kasi generation ko, walang cellphone. May cellphone, pero wala mga keypad pa. May computer, pero hindi kami babad sa computer. More on laro lang sa labas. Sa TV, hindi rin kami nakakapagbabad ng TV nung panahon namin. Talagang, anak, bigyan mo siya. Chloe, bigyan mo siya. Binabantayan kami ng nanay namin sa panonood ng TV sa malayo talaga. So, yung generation ngayon, bugbog sa computer, hindi computer, laptop, cellphone. Ganyan na yung ginagawa ng mga bata ngayon. So, marami talagang bata ngayon na sira na kagad ang mata. At the age of 5, may diferensya na ang mata. Ubod ka, Ali! So, si Ate Yumi, ayun taga, pinaka-concern ko, lahat sila mapacheck talaga ang mata. Lalo na si Joshua kasi nakikita ko, nagbiblink-blink na mabilis yung mata niya. Ayaw magpaawat sa computer, mahal na mahal ang computer, mahal na mahal ang paglalaro. Kahit anong sabi mo, tagang, alam mo yon, yung papaawa siya, na gusto niya mag-computer, ganyan. So in short, marami tayong parents na ganyan na nahayaan na lang, di ba? Para matahimik na lang. So ngayon si Ate Yumi, ayan yung salamin niya. Ate Yumi, ayan yung kanya. So yung kanya po, may anti-radiation protection sa mata plus meron na siyang minimal na grado. So yung kabilang side ng mata niya 75, yung kabila 100 plus 125. So meron na. So yung 75 pwede pang pababain pero hindi na siya magpo-flat ng 0. Baba baka 50 ganun. 40 ganun. So kung hindi siya magpapabaya, mami-maintain o pag naging pabaya, abusado pa din siya. Lalala pa din. Or siguro puyat, di ba? Or pagod na pagod yung mata mo, bigla mong babasahin, maliligo, pasma. Yan ang kasabi ng matatanda. So, nandyan na yan si Ate Yumi. So, binilan ko na siya ng salamin para itama, i-correct yung mata niya. Tapos, dahil nga ilang years, 2 years na sila nag-aaral dito sa bahay, laptop ang kaharap, after ng laptop, halos, kasi cellphone magagawa mo na lahat, maglaro, mag-Facebook, manood, nandito na lahat, di ba? Ang lapit-lapit sa'yo, kaya talagang nabuhay ng mga tao sa cellphone. So, kailangan, lagi niya nang suotin niya. Sabi ng doktor, pag ano, once nagtrabaho ka, suotin mo na kagad, hindi yung pag sumakit pa lang yung mata mo, eh, tsaka munang susuotin. So, yun yung kwento kay Ate Yumi. Kay Kuya Josh, ang tagal niyang chinek. Kasi wala pa lang siyang salamin, hindi niya na mabasa guys yung ibang letra. Talaga, pero ako, basang-basa ko, siya hindi talaga. And nangyayari, yung iba, nagdo-double-double na yung paningin or hindi niya na makita. So talagang nalungkot ako pa sa anak ko. Hindi na rin ako masyado na siya kasi abusado talaga siya guys. Sobrang abusado. Kahit anong awat mo, anong sabi mo, ganyan. Ano siya? Sobrang babad sa ano, tapos maliligo, ganyan. So, ayan, 200-200 na yata yung mata niya. Nasa ganun na eh. Nasa mataas na. So, in short, shop lang yung pinuntahan namin. Hindi naman taga siya pinaka-clinic or hospital ng mata, ganyan. Hindi mahuli-huli yung magiging grado niya. Kahit anong palit ng lens, excuse me, nagagawin na sa salamin niya kasi within 20 to 30 minutes, gawa na yung salamin mo. Basta ready yung lens nila doon. May uwi mo na yung salamin mo. Hindi nila mahuli. Ang reklamo ni Josh,
kahit nakasalamin siya, dumodoble yung tingin niya. So yun yung naging problema kay Kuya Josh. And hindi siya nagsasabi sa akin. Siguro natatakot siya, kaya ayaw niya magsabi. Lagi ko tinatanong yan, Josh, kamusta yung mata mo? Blah, 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 baka malabo na yan. Hindi, mami, okay pa, ganyan. Hindi niya talaga sinasabi. Ngayon ko lang nalaman na mataas ang grado niya. At ngayon ko lang nalaman, yung billboard na malaki doon sa patawid ng trinoma, hindi niya makita or hindi niya mabasa. Malabo na sa kanya. Yung iba nakikita niya, yung iba dumodoble yung word or yung di word, yung letra, dumodoble sa paningin niya kahit malapit. Yung iba na kitang-kita ko ang lapit sa akin, hindi niya na mabasa. So in short, nasira na yung mata ni Kuya Josh. So ngayon na lang siya naniniwala. Ngayon malungkot siya. Buong ano, biyahe namin, ano niya, malungkot siya. Kasi siguro, ayun na nga, nangyari na nga sa mata niya. Ayun, hindi na siya makakapag-lie sa akin. Kasi nga, yun na yung resulta ng doktor. Sabi ng doktor, imposible ngayon lang nangyari yan. Matagal lang ganyan. Hindi niya lang sinasabi. Kasi nga, siguro natatakot siya. Or natatakot din siya na pagbawalan ko siya mag-cellphone, mag-computer. Mas inuna niya yun eh. Kaysa yung sarili niyang mata eh. O, yan. So ngayon, naniniwala na siya. So next week, magtitingin ako kung saan ko siya pwedeng dalhin na Ophthalmologist. O, basta doktor sa mata, yung sa clinic talaga o ospital talaga, may ganun. Para ma-address yung concern ng bata. Kasi ang tagal niya nang in-assess doon, pero hindi mahuli ni doktora kung ano yung sinasabi ni Nick Joshua na problema niya. So doon siya ipatingin, tapos ibibigay yung kailangan niyang salamin na pwedeng ipagawa doon. So yung dalawang bata, hindi ko sinama kasi nagbago yung schedule ng homeschool nila. So every Friday, Saturday, Sunday, or Saturday, Sunday sila. So hindi ko na sila sinama. So next week, sila Friday naman ang nakaschedule. Baka by Tuesday, Thursday, sila naman yung dadalhin ko. Pero since mga bata pa sila, ang advice nung doktorang gumawa sa amin, ako nakalimutan kong tanungin yung name ni doktora. Ang bait-bait ni doktora, ang tsaga-tsaga niya. Thank you po, ang ganda-ganda pa niya. Ang ganda ng kutis ni doktora, yes. Tsaka ang babait po ng mga staff doon, Miss Kate, salamat. Ayan, punta kayo doon guys. Sa baba po siya ng SM North. Doon kayo dumaan sa escalator ng McDo. Tapos pababa doon, EO Kids Up, nakalagay daw. Basta EO Shop siya ng mga mata. Ang babait ng mga staff doon, lahat sobrang ano, mababait. Pati yung mga doktora. Kahit hindi ka bumili ng salamin, free tingin naman ng salamin. Okay lang yun guys. So kayo, ipacheck nyo yung mga mata ng mga anak nyo, lalo na kung alam nyo babad na babad sila sa cellphone, sa gadgets. Walang masama kung ipatingin nyo para maitama na, di ba? Ngayon, sa mga wala pa pong anak, magiging mami pa lang, or magkakapamilya sa susunod, talagang tigasin na natin, talaga dibdib natin na no gadgets. Kasi tinanong ko si doktora, dati narinig ko yan sa mama ko, huwag mong pag-gadgetsin masyado yung anak mo kasi hindi pa fully developed daw yung mga mata niyan. Dahil bata pa, blah blah blah, dapat mga 20 years old, ganyan, kasi fully developed na daw yan. Tinanong ko kay doktora, yes, totoo daw yan. Totoo daw yan. Kasi yung mga ganyan, lahat ng bagay guys, sa braces, di ba yung kay Yumi noon, yung wala pa siya sa tamang edad, nagpa-brace, yung mga nerves ng ngipin niya, ayun, namatay. Kasi na trauma, kakahatak, hindi pa advisable. Sa mata, ganun din guys. At the age of 18 up, fully developed na sila. So hindi na basta-basta agad masisira yan. Alam niyo yun. So eto ngayon, yung dalawang maliit, tinitrain ko na dati, i-vaccinatean. Si Chloe, alam niyo naman, natakot sa akin yan eh. Kumbaga, yung ano niya sa akin, alam niya. Pag sabi ko no, hindi siya magre-react. Sunod ka agad kay mami. Eto, dahil siguro bunso at spoiled sa mami. Eh, ako mami, gusto kong mag-sepo. Maglulungkot-lungkot, mag-iiyak siya, mangungulit, kukulitin niya lahat ng buong bahay. Gusto mo yan? Gusto mo open? Ah, sige, open mo na po. Bye! Bye! Lahat yan, aanuhin niya. So, ilang years din ganon, tas lalo na nag-pandemic, di bugbog din ang mata. Lapit-lapit din manood. Wala rin pumipigil na pahinga-pahinga. Ayan. So ngayon, ilang weeks na silang sanay na, parang pinapayagan ko lang sila ng 1 to 2 hours na cellphone. Ngayon, sa nangyari kay Josh, totaling wala na. Lahat ng cellphone nung maliliit kong anak. Wow, may ilaw! Wait. So ayun guys,
kukunin ko lahat ng gadget ng mga maliliit, tatago ko na talaga. Diba? Siyempre, tayong magulang, nahahabag tayo, naawa tayo para sa kanila, marurupok tayo sa kanila, kaya konting ibot, bigay ng gusto. So ngayon, hindi na. Kahit magngangawa silang dalawa, no. Kasi kung hindi, lalaki din sila na balang araw, ang tataas ng grado, mga makakapal na salamin, mga bulag na hindi na nakikita yung mga dapat makita. Ako, halinaw-linaw pa guys ng vision ko. Yes, kaya Ate Chloe, bigay mo. So ayun, yun ang mga ganap pangyayari. And dapat sa age nila, Nathan, isasama ko na rin si Chloe. Pero si Chloe pwede na siya sa ano, 6 below sa pediatrics o basta pedya ng mga mata ipatingin kasi iba daw ang ano, iba yung basa daw noon. So idadamay ko na rin si Chloe since bata pa din naman yan, doon na din siya magpapatingin. So kung merong kailangan or what, ipapagawa ko ulit kay EO. Ngayon kung wala silang grado, walang problema, katulad lang din kay Mami Yuki na pang protection lang ng mata, pang block ng blue lights, pang comfort pag tumitingin ka. Ngayon, no, sakit talaga ng mata kasi may something sa kanya na nabablock niya yung ilaw na masakit sa mata mo. So, yung frame, babayaran mo plus 900 tong salamin plus kung may grado ka. So, mura lang naman. So, may mga frame na nagsisimula sa 700, 1,500, 1,800, 2,000 plus, hanggang meron mga 6,000, 7,000, 15,000, kasi mga branded na po yun, no? So, huwag kayong matakot magpatingin sa mga ganyan, and meron silang credit card na 0% interest. Nakalimutan ko lang ipa installment yung akin kasi dahil kong iniisip. Pero meron po sila, kung nag-alala kayo na buong pamilya nyo, bibilan nyo ng ganito, medyo namamahalan kayo, nalalakayan kayo sa bill. Kung may credit card kayo, pwede nyo siyang installment para hindi mabigat sa inyo. So, yun yung vlog natin today. Ayan. Pacheck nyo na yung mga mata ng mga bata. No, kasi iba na generation talaga ngayon eh. Lahat, cellphone, lahat, nagtatrabaho muna sa bahay. Ngayon, nag-aaral muna sa bahay. Or yung ibang mom na katulad natin. Or parents, nagtatrabaho tayo. Or isa sa mga source of income natin. Eh, ayan, ako. Pag-vlog, pag-edit, lalo na itong cellphone ko, dahil online seller nga si Mami Yuki, madalas talaga babad ang mata ko sa cellphone. So, yun po. Maraming salamat. Good night, guys. Balitaan ko kayo tungkol kay Kuya Josh tsaka dun sa dalawang bata. Bye! Wow, ganda naman yung kay Ate Chloe. Oh, yung isa orange. Yung kulay. Glowing in the dark yata sila ganyan. Oh. Yung isa yellow. Galing! Hindi namin to tapon. Opo, hindi tapon. Ilaw niya yan. Si Hachi. Chiwain ko ka. Ganda nung frame niya, ni Yumi. Hindi kaya! Kanina nahihilo siya nung sinuot niya. Kasi syempre, nag-adjust yung mata mo. May grado siya. Pero hindi siya grinaduhan sa sakto sa grado ng pagbasa sa kanya. Kunyari, 100. Hindi ganun nagay 100. Dilagay lang ni Doktora sa 75. Para may adjust. Makomportable muna siya. And after 6 months, papatingin ulit yung mata niya. Ganon. So, kung kailangan palitan, eto na lang muna yung papalitan. So, wala. Ganun talaga. So, buti na lang talaga ako yung mata ko maayos pa. Wear your slipper.